ano talaga ng mga ano to, mabimali dito pagka umilaw. Okay, mini driving light to beam. Yan, no? Bangis. Ayos, oh. Isang maliit, tsaka dalawang malaki. Pogi. Passing light. Yan, ayos. Ayos. High beam. Yan. Ewan mo lang kung hindi ka pa makakita. Okay, low beam. Up. Passing light. Yan. Sige nga, passing-passing mo nga lang. Hindi kinakaya ng camera ko yung sisilaw. Ayos. Then, stock horn. Siyempre. Okay, loud horn. With passing. Ayos. Sige, tingin mo. Troops, eto. Tama-tama, dito tayo ngayon sa Egamatic Motorworks. LED lights, horns, modification, and accessories. So, eto. Dito lang yung matatagpuan sa Santa Rosa. Along the highway lang to, mga troops ko. Kung eto, kung galing, kung papunta ka ng Kabuyo, ayan, makikita mo yung Meralco. And then, kung papunta ka ng Santa Rosa Complex, ayan, dyan lang. Katapat lang ng helmet house. So, katabi na siya ni helmet house. Ngayon, balikan natin itong motor na to. Mga troops, ito, itong motor na to, ng ADV na 150 na to, ay magpapakabi siya ng accessories or yung mga horn, kung ano-ano pa ang gagawin dito sa motor na to. At ngayon, papakita ko sa inyo kung paano pag-install ng electrical. Siyempre, kasama yung pag-electrical nito. At ano ba yung mababago dito sa motor na to kapag natapos na natin. So, siyempre, shoutout sa may-ari ng motor na to. At dito siya na dito niya naisipan na magpagawa sa Ekamatic. Ngayon, pupuntahan naman natin yung may-ari ng Ekamatic at tatanungin natin ano ba yung ikakabit ng mga parts dito sa motor na to. Okay? Let's go! Okay, tama-tama mga katupsan, dito tayo ngayon sa Ekamatic. Dito lang sa Santa Rosa. At yung pinakita ko sa inyo, di ba? Pinakita ko sa inyo kanina yung ADV na i-installan. At ito, ipapaliwanag nila. Sabihin nila kung ano nung klase na parts o yung mga accessories ba tawag dito na ikakabit nila sa ADV. So, ikakabit o ano ilalagay natin doon sa ADV na 150. Siyempre, so, pakilala muna tayo. Okay, so siyempre, introduce muna natin yung sarili na. So, good day mga sir. So, siguro naman kahit paano naririnig nyo na din yung aming pangalan. Ekamatic Motorworks. Saan ba ako titingin? Dito, sir, o sa'yo? Dito, sir. Dito. Okay, so ayan, good day. So, welcome sa Ekamatic Motorworks. Siyempre, yung shop namin ay located sa Grand River Stone, dito, Santa Rosa, Laguna. Okay? So, then ito, yung introduce ko din yung installer natin ng ADV today. No? So, siya yung mag-i-install ng mga item natin. Okay? So, yun. Explain ko isa-isa yung i-install natin kay ADV 150. Okay? So, yung latest version ng ADV 2021 na kulay pearl white. Yan. So, pearl white. Sana all. Sana all. Okay? So, una, yung ating OEM switch. Okay? So, ito ay ginagamit namin sa click, sa ADB, sa NMAX. Yan. So, original OEM switch to. Okay? Yan. So, ito yung yan. Kung makikita nyo yung harness niya talagang ayan. Original siya. Okay? Pero, hindi siya plug and play. Hindi siya plug and play. Okay? So, kino-convert pa namin. So, kagabi, nakapag-convert kami sa Aerox version 2. Okay? So, yung video, nandun sa i-upload ko pa. Pero ngayon, i-kakabit natin sa ADV 150. So, ang kagandahan ng switch na to, eto na yung switch ng mini driving light. Yan. Okay? So, pagka driving ka, so, madali ka nang mag-on ng mini driving light. Yan. Okay? Then, pagka nag-on ka, high beam. Okay? Sabay na dito. Pagka naka-off naman si mini driving light, ay stock lang yan. Then, ang pinakamaganda pa dito, yung passing light. Yung passing button.
Okay, so normally kasi before pagka magpapassing, ayan, nagbubutas pa. Okay, so alam naman natin pag ADB medyo masailan talaga, ano? Kaya ayan. Passing, wala nang bubutasan. Okay? So tatanggalin lang natin yung stock, ipapalit lang 'to. Okay, next. So, ayan yung ating mini driving light. Yung kasi anong brand yung mini driving Helix. Helix. Helix mini driving light duo. Pwede yung paliwanag mo lang konti sa akin, ano yung Helix? Ano yung quality talaga ni Helix? Bali, si Helix, kaya ako ito hinawakan. Kaya ako pinopromote si Helix. Kasi, tested ko yung, chinek ko muna yung quality niya. Yung, syempre, yung buga ng ilaw, tapos kung nakakasilaw ba. So, chinek ko yun lahat. Hindi talaga siya nakakasilaw. Pero yung brightness niya, okay, masasatisfy ka talaga. So, ito yan. Okay. So, kung titingnan mo, wala kasi tayong comparison eh. So, kung titingnan mo si Helix, sa ano pa lang, sa texture pa lang nung kanyang panglabas na inyo. Okay, talagang... O yung pinaka-case pa lang. Oo, kita talagang ano, iba na yung texture, talagang quality talaga. Compare sa mga... low brand, okay. Eh talagang ano, dito pa lang sa balas, kung makikita nyo yung balas ng mga low class, eh plastic na plastic, ito parang metal, okay. So hindi talaga, hindi siya basta madedent, hindi siya mapepress, okay? Then ang kagandahan pa nito ni Helix, yan, 4 wires, ibig sabihin, optional to, pwedeng low beam dilaw, pwedeng high beam, dilaw. So, optional. Pwedeng low dilaw, pwedeng low puti. Optional, depende sa customer. Okay? Okay. So, ayan. Yan yung isang ikakabit natin. Sir, matanong lang. Ito ba sure talaga na hindi yung ano man tawag dito, nababasa? Waterproof. Yung waterproof, waterproof talaga. Waterproof talaga. Okay. Tested talaga na tested. Waterproof. Tested. Ano naman eh. Lahat naman ng mini driving light. Waterproof. Basta may pangalan. Branded. O, kahit yung mga medyo low class, waterproof naman talaga, okay? So, yun. Lahat naman, kahit yung mga low class, okay. Ano naman sila, tested naman na waterproof. Okay. So, hindi naman questionable kung waterproof. Ang MDL kasi talagang binilt siya na waterproof talaga, okay? Yun nga lang, pag low class, medyo mahina din yung quality noon pagdating sa waterproofing. Okay? Yan. So, ayun, ito yung isang ikakabit natin. Okay? Sa. Okay. Next. Syempre, nga pala si Helix ay syempre German technology. So, ibig sabihin pag German, talagang quality. German technology. Oh, so, alam naman natin, ang German ay hindi basta-basta. Di ba? Tama. Although, hindi matunog yung mga product from German, pero yung mga product nila talagang quality. Okay? Ito yung pinaka-latest nila. Yung okay. Alpha. Okay. Tapos yan, may print sticker. So, ito yung kanilang motto. Let's make rides brighter. Yan. Sana buhay ko maliwanag din. Okay, so ito yung mga kasama niya. Yan yung mga tornillo. Then, yan. Okay. Ito, pang ano talaga, pang malakasan, pang madiinan. So, yan yung itsura niya. Diba? Parang, armor type. No? Oo. Parang ano ba tawag dito? Parang yung mga kumbaga sa kotse, yung mga malalaking ano ba tawag doon? Yung 4x4, yung mga ganun, mga sa ganun type ilalagay, no? Ganda. So, Helix. Okay. Mabigat to, mabigat. Yeah. Mabigat yan. Oo, ano? Kaya hindi to pwedeng basta-basta i-mount lang sa mga... Hindi pwedeng i-mount sa flarings. Oo. Kailangan talaga ito, may specific ang bracket. So ngayon, may crash guard si sir, doon natin i-mount. So hindi ito pwede sa pagka
may mga gusto magpakabit nito at wala talagang specific na bracket, hindi tayo nagkakabit nito. Hindi natin nire-recommend to kasi nga kahit gusto ni customer sabi kabit ko doon sa ano, kabit ko sa playlist na lang. Oo, pag kahit gusto mo at alam namin na unsafe, hindi namin ikakabit to kasi masisira yung pangalan. Hindi yung pangalan, sir. Kawawa si customer. Okay. Bakit? Kasi babayad siya. Oo. Magkano to? 49, 'di ba? Tapos ikakabit mo lang basta-basta, malalaglag, masisira. Kawawa si customer, 'di ba? Okay, so yun. Before installation, dapat che-check muna natin yung pagkakabitan. Kung kaya ba ng bracket. Tama? Tama. Alright. So yun, okay na. No? So ito yung kanyang balas. Same din naman. Same din kay Duo. Four-way, no? Four-wire. Mm. So yun. Yan. Metal. Okay? Okay. Next. So, ito, yung isang matunog. Ito kasi pag sinabing ganito pangalan pa lang, alam na, kilala na ng mga rider talaga yan eh. Pag ganyan, so, wala nang explanation dito eh. Ganyan eh, di ba? Alam na, kilala na ng buong Pilipinas. So, okay. So, dual horn setup ang gagawin natin. Okay? So, yun. Okay na. Okay. Mm-hmm. So, kay installers, installer na bahala. Okay, so mamaya papakita namin yung yung finished product. Pati alam ko isasama natin yung yung pagbabaklas, no? So yun. Check nyo mga sir kung paano natin gagawin yung ating ADB. Okay. So yun, ta-transfer ko na kayo dito kay Boss Raprap. Yun, okay. Okay. Yan, kasama natin syempre yung technician ang tawag sa inyo, 'di ba? Tama? Installer. Yan, technician o installer dito sa Egamatic. Sir, tama, napag-usapan namin kanina. Ito yung mga parts na gagamitin o yung mga item. Pero yung mga maliit, hindi ko alam kasi yung iba dito sa maliit. Bigyan nyo nga ako ng konting idea kung ano yung mga gagamitin nating parts o yung item na maliliit na tulad dito. Ito. Pinakauna dyan, ito, fuse. Okay, fuse. Sa lahat ng for safety, para in case na magka-problema yung install, ito lang ang puputok lang yung fuse. Fuse? Dito yung fuse. Ito yung fuse. Ito yung isa sa pinaka-importante item na ikakabit natin. Kakabit. Okay. Kasi kung wala ito, pag nagka-problema yung install, yung motor ang maepektuhan. Pwede ba mangyari yun na pag walang fuse, masunog yung sasakyan? Hindi naman yung motor. Hindi naman. Kasi maraming, sa ngayon, yung FI ngayon, marami ng fuse. Okay. Iwalay na siya. Okay. Pero mas maganda pa rin na meron, lahat ng ikakabit na accessories na idadagdag, meron fuse. Okay. For safety. Yan. Tapos ito, ang gagawin ko dito, selector ng dual horn. Okay. Anong tawag natin dito, sir? Halo switch. Okay. Yan. Okay. Tapos, battery terminal. Okay. Yan. Diode. Sa diode. Yung diode ang magagamit natin dyan? Ito, gumagamit ako apat. Okay. Kasi, pero depende kasi sa ibang mga installer. Kanya-kanya rin kasi ng mga diskarte. Pag ikaw ang gumagawa, apat na diode. Mm-hmm. Okay. Apat anong na diode. Ito. Ano ang function niyan? Ito ang function nito. Kumbaga, one way lang siya. Yung stopper ng supply, pwedeng ganun. Isang daan lang. Kumbaga, pag pumunta rito, yung current ng kuryente, pag papunta ron, hindi na pwedeng bumalik. Ah, okay. One way lang talaga. Na siya, may naka... Parang cutting ng supply. Parang yan. Okay. Yun. Tapos, strap. Para maayos natin yung mga... Yung mga wiring. Wiring. Pangit kasi yung medyo salasa na bate, no? May mga spaghetti. Spaghetti. Pang isang importante dyan, yung shrinkable. Isa pang pinaka. Then yung wire natin, magkano karaming wire ang maubos pa sa ganun? Anong muna yung brand? Brand na ginagamit namin dito ay circuit brand. Bakit circuit? Ito yung ginagamit ko. Kasi ito no, magandang brand kasi to. Ito. Kasi yung ibang mga brand na katagalan na pupulbos. Ito, kahit mga ilang taon pa yan, hindi na pupulbos yung mga copper niya. Yung piece mong loob ang napupulbos yung sa ibang brand, sa ibang kasing mga wire. Yung mga mumurahin. Oh, okay. Pag
nag ano pag nabasa o kaya ano na na ano siya na na kung muna nang malalim and peace napupulpos oh yun pag yun pag nababasa tsaka pag naiinitan siguro yun, yun napupulpos yan pagdating ng pagdating habang tumatagal okay so paano simulan na natin ang pag-install ng ADB na caser no di ba so pag-install ng mga horn tsaka ng mga mini driving light. Okay, let's go. Tara. Tara.
Okay nga sir, isa pa nga sir. Katatapos lang gawin yung ADB na to at ngayon syempre papaliwanag sa atin kung ano-ano ba yung inilagay o kinabit dito at ano yung function nung sinasabi lang OEM na switch. So tara, ipapaliwanag sa atin kung ano-ano ba yon. Sir, paipaliwanag muna natin sir. Yan, awa ng Diyos, natapos na ano. Yes sir. Okay, so talagang matagal gawin especially pagka mga ADB. Okay, so yung mga pinakita natin yung pyesa kanina. So ayan, na-install na natin. So, explain ko isa-isa. Okay, sir. Yung function yung kinabit natin. Okay. So ayan. So ito yung OEM switch. Ito yung OEM switch na kino-convert namin para sa ADB. Okay? So una, ito yung pula ay ginawa nating switch ng mini driving light. Okay? So during driving, so ayun. Okay. Okay. So ayan, relax na relax lang gamitin, di ba? So hindi malayo yung switches nung yung auxiliary lights. Okay? Next, pagka naka-on, yan na yung high beam. Okay, low, high, low, high, low, high. Okay? Okay. Yes. Pagka naka-low beam ka, makakapag-passing light ka. Okay? So ito yung passing light, pakita mo, sir. Yan, sa likod. Okay, yan. Diba? So, napakadali lang gamitin. Very smooth yan. Okay? So, pagka naka-off na yung, pag naka-on yung mini driving light, yung low beam, mag-high beam ka. Yan. Okay, so yan, no? Tamo naman yung lakas, di ba? Lakas talaga, iba. Iba umaga talaga. Pa, maliwanag pa yan. Lalo sa gabi. Oo, tama, tama. So, ngayon, pagka naka-off naman yung MDL, stock lang yan. Okay, so stock lang yung gagana. So, magagamit mo pa rin yung stock mo. Okay. Okay. Then, pero pagka naka-stack ka, magagamit mo yung passing. Ah, mas maganda. Oo. Wala nang gaganda pa. ganda talaga. Oo, kasi gaganda yung passing eh. Okay. So, next, dito tayo sa loud horn. So, functional pa rin yung stack. So, ito na yung mga switch ng dual horn. Okay. So, pag pindot mo yan, iilaw. Okay. Loud horn. Okay. Okay, loud horn with okay na. Then, ito, yan. Yung position naman ng mini driving light. Yan, meron si sir ditong isa. Yan, yung kita ba? Kita? Kita. So, yan yung dito natin minount, yung maliit.
Okay. So yan yung mini driving light duo natin. Okay. Helix. Then ito naman yung pang-diinan. Okay. Nakita mo naman, di ba? Itsura pala. Grabe, oh. Solid na solid talaga yung pagkakano okay, so, nyo. Ayan. Dalawa. Okay. So, papakita ko sa iyo yung functions dyan sa ano. Okay, dito ako para makita yung sample. Low beam. Ayan. Okay. Low beam. High beam. High beam. Silaw ba? Silaw? Sila. Okay. Low beam. Okay. So, pag naka-low beam, passing. Okay. Okay. Pag naka-driving light off. Off. Okay. Passing. Ayan. Okay. So, stop or. Lador. Then, syempre, ayan, nakikita nyo naman yung ating helix. Duo, yung nasa ilalim, naka-mount. Yun, kung nakikita nyo yung dalawang maliit sa ilalim. Plus, yung ating helix alpha. Ayan, yung pang-madiinan, yung dalawang nasa gilid sa crash guard. PIAA horn, dual horn setup, okay? Plus, yung ating best recommended na OEM switch then. So, explain ko mamaya yung ating left switch, okay? Sige, pakibuhay yung makina, boss rock. Okay, so talaga ng mga ano to, mag-mali dito pagka ilaw. Okay, mini driving light, low beam. Yan, no? Bangis. Ayos, oh. Isang maliit, tsaka dalawang malaki. Bogey. Passing light. Yan, ayos. Ayos. High beam. Yan. Ewan mo lang kung hindi ka pa makakita. Okay, low beam. Up. Passing light. Yan. Sige nga, passing yung alam. Hindi kinakaya ng camera ko yung nasisilaw. Ayos. Then, stock horn. Siyempre. Okay, loud horn. With passing. Ayos. Sige, tingin mo.